Hello. Makita po? Magandang hapon po. Bali yung iyan ko, itutuloy ko po. Ay, ikaw po ka sinabi. Itutuloy ko na lang po yung naumpisa po nila. Tapos, bali yung nga itutuloy ko po yung about sa tungkol sa mga information. Ay, yung nandang information. Yung side effect, yung bali, posibleng mangyari pag gumamit ka ng gamot para sa tigi. Bali yung naman po, mga gamot sa para sa tigi, kadalasan naman po, hindi po lahat sila nakakasama. Yung iba po kasi baka iniisip, masama po, ay porket side effect siya. Pag nakikita na side effect, akala masama na. Bali hindi po siya lahat nakakasama. Yung katulad po ng mga gamot na nakakaiba na kulay po na ihe, tapos may gamot po na nakaka-apekta po sa balat. At yun po, kinakabahan na rin ako. Ito po yung mga ibang-ibang mga maging side effect na gamot sa tibig. Yung pangangati ng balat, pagsusuka, kawalan ng gana kumain at pananakit ng tiyan, pagkahilo, pananakit ng kasukasuan po, pananakit. Pamamanhid ng paa, paningilaw ng mata o balat, pagkakaroon ng color blindness, paghina ng pantingin. Yun po yung mga sinasabi ko kanina na pag uminom ka po ng gamot, depende po sa gamot kung ano yung pwede yung magiging sanhi po na depende po dito kung ano po yung mangyayari sa mga ano. Kasi hindi naman po na-explain yung gamot kasi depende po sa gamot. Isang gamot po doon ay dalawa o tatlo po dito sa mga side effects na to ang mangyayari sa inyo. Pero hindi ko na po ganun ma-i-explain kasi gawa nga po na hindi naman po napaliwanag yung mga gamot. Yan po. Ito na naman po ang kahandagan information ulit. Kung ang pasyente ay tumigil sa pag-inom o paputol-putol na pag-inom ng gamot, hindi gagaling ang tigil. Sa gamot po ng tigil, meron po siyang spine. Kunyari po, umabot ka po, depende po kung gano'ng dalas ka hindi nakainom ng gamot. Pag napag-miss ka po ng halos dalawang linggo, wala kang dalawang linggo, okay lang po siya. Pero once na umabot ka, lumagpas ka po ng dalawang linggo sa pag-supply po sa pag-inom ng gamot, yun na po yung kailangan ko pang bumalik sa center, health center or something. Ay, malapit pong mga health workers, gano'n po. Hi, thank you so much. Okay naman po sana. Alam ko na bigla pong ako na po yung hindi ko binabasa ka naman. Nakita ko nga hindi naman po sa kaya ikaw tinanong. Thank you. Salamat. Feedback. Ay, sino ko yung feedback? Sige po, nanay. Ay, very good. Yes? Saka po yung eye contact niya sa participants, nasa light side lang siya. Okay. Christy. Yun na din po, dapat ang isang speaker ay gumagala. Gumagala. Thank you. Ganun din ang punto mo, Ate Linda. Any other? Ay? Okay. Thank you so much. Alam mo, meron kahit na sino speaker, meron tinatawag na fillers. Yung bang, that's a filler. Ay? That's a filler. Yung mga pagkakataong iyon na nag-iisip siya,
a good speaker would always say, refrain from using fillers. But sometimes, we need these fillers. But it is better to be silent than a filler. Tumahimik ka na lang. Tingnan mo na sila. Habang nag-iisip ka. Save ka doon. Okay? Now, that this, we will stop there. Okay. Wala na po akong tatawagin sa inyo. Hindi po yung apat na nagsalita lang dito ang dapat matuto. Pero po, salamat po sa kanila dahil matapang nila tinanggap yung hamon na magsalita dito sa harapan. Okay? Palakpakan natin sila. Ito nga naman, okay? Mahirap magsalita dito, lalong-lalong na pag first time mo na pag-usapan ng isang subject o topic na kahapon mo lang na umpisa pag-usapan. Diba? Paminsan ay pati mga nurse at doktor na nga, pagsalitain mo, yung mga iba hindi rin. Kahit na alam nila, pero kung nasa harapan at nag-educate na, yun ang medyo may kahinaan. Pero nga, sabi nyo nga, pag-practice, na practice, na practice, na practice, na ma-master natin eh. Malinaw po ba? Tumingaw po na malalim? Isa pa po? Ito po, natatapos ang ating session. Nadapon po tayo sa isang pinaka-